Magandang umaga sa ating lahat. Malaki, maaari mo ba ang pangunahan ng ating panalangin ngayon? Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mayroon bang loang muli magandang umaga sa ating lahat? Mayroon bang lumiban sa ating klase ngayon? Mabuti naman at wala. Marbani, maaari bang ilahad ang paksang tinalakay natin kahapon? Mahusay, talagang nakinig kayo sa ating talakayan kahapon. Ngayon ay dadako na tayo sa bagong aralin. Handa na ba ang lahat? Okay. Bago ang lahat, magkakaroon muna tayo ng gawain. Kung sino ang malalapagan ng eroplanong papel na ito ay siyang sasagot sa katanungan na kasulat sa loob nito. Okay, itali na inyo, seat belt. Marbani, sa iyo lumapag ang eroplanong papel. Basahin mo na ang katanungan. Basahin mo ito ng malakas upang marinig ng lahat ng kaklase mo. Okay, ang katanungan ay, may idea ka ba tungkol sa third world? Okay, ano ang iyong sagot? Okay, magaling. Pwede ka nang umupo. Ang third world ay isang paralala na kalimitang ginagamit para ilarawan ang paunlad na bansa. Ito ay umusbong noong Cold War para kilalanin ang mga bansa na ang pananaw ay hindi nakahanay sa NATO o North Atlantic Treaty Organization at kapitalismo o ang Soviet Union at komunista. Ang mga bansa sa Third World ay humaharap sa isyong pang-ekonomiya, sosyal, politikal, ukol sa kapaligiran, at iba pa. Naintindihan niyo ba kung ano ang Third World? Okay, magaling. Ngayon ay maipapakita ko sa inyong mga bansa. Tukuyin ninyo kung saan ito napabilang. Kung nasa Third World ba, Second World, o First World. Itaas lang ang kamay kung gustong sumagot. Maliwanag ba? Okay. Mexico. Saan kaya ito na pabilang? Okay, Jenny. Para sa iyo, saan ito na pabilang? Okay, maraming salamat. Pwede ka nang umupo. China. Okay, Cindy. Anong iyong sagot? Okay, maraming salamat sa iyong sagot. India. Floor. Anong iyong sagot? Okay, maraming salamat. Susunod ay ang Philippines. Jeffrey, nagtaas ka ng iyong kamay. Anong iyong sagot? Okay, maraming salamat. Umupo ka na. Susunod ay ang Vietnam. Jonathan, okay, maraming salamat. At ang USA. Nicole, anong iyong sagot? Okay, maraming salamat. At ang Italy. Edma, anong iyong sagot? Okay, maraming salamat. Pwede ka na umupo. Sa ating diskusyon ay malalaman ninyo kung saan napabilang ang mga bansang ipinakita ko at kung bakit sila napabilang dito. Ayan. Ang first world ay ang mga bansa na nakahanay sa NATO. At NATO o NATO at kapitalismo, mayroon itong matatag na demokrasya at nailalarawa sa pamamagitan ng isang ekonomiya ng kapitalista at may isang mataas na antas ng pamumuhay. Napabilang din dito ang bansang Italy, USA, Belgium, France, Iceland, Netherlands, Spain, Canada, Germany, at Norway, Turkey, Denmark, yun, maraming pang iba. At ang Second World naman ay tumutukoy ito sa dating komunista, sosyalista, pang-industriya na estado, teritoryo, at impluensya ng Union of Soviet Socialist Republic. Ang mga bansang napabilang dito ay Albania, Armenia, Czech Republic,
Bulgaria, Russia, Poland, Romania. Ang pabiling din dito ang North Korea, Vietnam, at China. At mayroon pang iba. At ang sa third world naman ay kagaya ng sabi ko kanina, ito ay isang parirala na kalimitan ginagamit para ilarawan ang pag-unlad na paunlad na bansa. Ito ay umusbong noong Cold War para kilalanin ang mga bansa na ang pananaw ay hindi nakahanay sa North Atlantic Treaty Organization of NATO at kapitalismo o ang Soviet Union at komunista. Ang mga bansang napabilang sa Third World ay humaharap sa isyong pang-ekonomiya, social, political, focus sa kapaligiran at iba pa. Narito ang mga halimbawa ng Third World mga bansa. Mexico, Brazil, Peru, Thailand, Philippines, India, Kuwait, Central African Republic, Mali at Burundi at meron pang iba. Ayun. Bakit nga ba ang mga bansa ay nauri bilang first, second at third world? Ayan. Ang three worlds na modelo ng geopolitics ay unang lumitaw noong kalagitnaan ng ika-labindalawang siglo bilang isang paraan ng pagmamapa ng iba't ibang mga manlalaro sa Cold War. Ang mga pinagmula ng konsepto ay komplikado, ngunit ang mga historiador ay karaniwang binibigyan ito ng demografo sa Pransya na si Alfred Sauvy na lumikha ng terminong Third World. Sa isang artikulong 1952 na pinamagatang Three Worlds, Three Worlds, One Planet. Ayun, naintindihan nyo ba kung bakit tinatawag na second o bakit nakahanay ang mga bansa o bakit nauuri ito sa second, third, at first? Okay, mabuti naman at naintindihan nyo. At ngayon, dahil naintindihan nyo na ang ating tinalakay tungkol sa third world, second world, at first world, ay sa puntong ito, magkakaroon tayo ng gawain. Okay, kumuha na isang buong papel at sagutin ang katanungan. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig. At ngayon, narito ang inyong takdang aralin. Ang panuto, pumili ng 10 bansa at isaliksik kung bakit ito napabilang sa first, second, at third world. Isulat ito sa kalahating papel. Maliwanag ba? Okay. May naintindihan ba kayo sa ating talakayan tungkol sa third world? Okay. Mahusay. Mabuti naman. Ang tagdang aralin pala ay papasa ninyo sa susunod nating pagkikita. Okay, yun lang po ang ating talakayan ngayon. Paalam at maraming salamat sa iyong partisipasyon.